inopera po yung mata niya para po hindi na kumalat yung cancer. Nay, ano po yung gusto niya sabihin sa anak niyo kay Kuya Francis? Gagawin ko po lahat sa anak ko. Gumaling lang. Kaya po simula po 2016 hanggang ngayon, sir. Talagang ginagawa ko lahat. Kung saan niya po pwedeng lumapit, kung sino pwedeng hingan ng tulong. Gagawin ko, sir. Lalapitan ko para lang sa anak ko. Pasok. Morning, guys. Say good morning. Sabihin mo, good morning. Oh, sabihin mo pangalan mo. Anong pangalan mo? Francis Igan. Ayan. Ilan taong ka na? Alas 7. Bakit? Nagulat nga po ako. Bakit sabi mo? 7 po. 7. Hello, guys. Good morning po. Hello po, mga katekram. Yan. Nandito po tayo sa misyon at lumapit po si nanay. Inalapit po si Kuya Pogi. Si Kuya Francis. Saan yung bahay po? Dito lang po sa tapat. Ayan. Ang laki po pala ng bahay nyo. Opo, yun nga po yung bahay po ng magulang ko po. Ako po na just bago nga po sila namatay. Yan po yung iwan sa amin na ano. Bali po sir, lima po kami magkakapatid. Opo. Yung ate ko po dun sa bandang likod po siya nakaano. Kaya po dito, apat pa po kami sir na nakatira. Hindi okay. Po akin lang sir, kumbaga sa lahat po ito. Wala pa po kami sariling bahay nga po yun. Sabi kong amin. Yan po, awal na Diyos ang ngayon nga po. Panlimang taon na po namin. Pero nung una talagang, sabi ko nga, paano kami? Wala kaming magulang. Hindi ko po alam kung paano. Pero awal po na Diyos yan. Sa foundation, tapos yung mga kapatid ko po, mga kamag-anak na pwede lapitan. Nalalapitan po namin lahat. Sa mga politiko na yung pwedeng malapitan. Lahat po, napupuntahan ko yun para lang po sa gamutan niya. So nakakalapit po kayo sa politiko? Opo. Wow, ang galing. Kasi yung iba po, sir, hindi nakakalapit eh. Kasi nga po sir, paano yung anak ko? Wala po kaming budget na pangutustos niya. Ano po, tunad po yung MRI. Kundi 19,000, 21,000. Saan ko kung sir kukunin yun? Ala akong ganun kalaking pera. Kaya po talagang nilalakasan ko yung loob ko kung saan ako pwedeng lumapit. Kung sino pwede kong lapitan, pinupuntahan ko sir. Nakaluwas lang po kami. Natutuwa po ako na lumapit po kayo sa akin sa mission po natin. At na ano po yung puso ko kay kuya. Kaya po talaga hindi ako yung dalawang isip na lumapit po sa inyo. Kasi sarap po sa anak ko talagang gagawin ko lahat sir. Opo. Gumaling lang siya. Nay, ano po palang pangalan niyo, Nay? Daisy po. Nanay Daisy, ilan taon na po kayo? 42. Bali, ilan po yung anak niyo? Bali, tatlo po silang buhay. Tapos dalawa po yung punan ko. Ah, sorry po. Si tatay nga po nasa trabaho. Opo. At okay naman po siya. Opo. Okay. Si kuya po, paano niya po nakuha yung ganyang kondisyon po niya? Sir, kasi nagsimula yan, baby pa siya eh. Mga isang taong mahigit po yon. Napansin ko nga po, sabi ko nga, pag naglilinis ako sa hapon, yung bago po sila matulog, papalitan ko po ng damit. Ba't po ganun may itim, yung parang patak po ng tubig? Pakita ko po sa inyo ultrasound. Apo, sige po. Kuya Francis, pwede makita yung mata? No? Hindi ba siya masakit? Ito po yon. Ano po yung sinasabi po nung doktor dyan? Bukol sa mata, ang tawag po dito is retinoblastoma po. Retinoblastoma. Opo. Kaya po inopera po yung mata niya para po hindi na kumalat yung cancer. Kasi halong stage 1, stage 2 po ang findings nila dyan. Kahit po yung mata, may ano pong ganun? Opo, kaya awa po ng Diyos, nag-chemo po muna siya ng recycle bago po siya na-opera. Tapos pagkatapos ng operation, another 3 cycle po. Tapos nagdagdag po na isang cycle, kaya awa po ng Diyos, nakapitong cycle po siya ng chemo. Ibig sabihin po, 1-year-old pa lang, ang dami na rin po palang ano sa kanya, you know? Pa lang po, sir. Magdadalawang taon po siya noon. Sa PCMC po kami,
Doon po kami simulang magpagamot hanggang sa ngayon po, doon po magpapagamot. Kaya lang po, yung pagkaka-opera po sa kanya, para masyadong malalim. Kaya nagdagdag pa po siya ng laman, pinuha sa tiyan. 20,000 naman po yun. Numas po kami doon, inaamin ko ang pera ko lang, 2,000, sir. Kinabukasan, kaya ko yung bill, 20,000. Eh, awa po ng Diyos, nakalapit naman niya po kami ng PhilHealth, kasi may PhilHealth naman po nga ako noon. Yun po, kaya awa ng Diyos. Tapos sa DOH po, yun, nakalapit din kami. Kaya po awa ng Diyos, eh, nabayaran po namin yung 20,000. So, wala pong sinabi yung doktor nanay na kung bakit nagkaganyan po siya? Eh, ang ano nga po nila, pwede daw pong namamana or baka daw po sa kinakain. Sa tingin niyo, ano po yung aral na pinapaabot ni God? O ano po yung message na pinapaabot ni God sa atin? Yung nga po, pag may pagsubok, dapat kayanin. Kaya ako bilang ina, kinakaya ko po. Okay. Kasi mahirap ang iyasa yung gamutan ng anak ko sa kamag-anak, hindi po ba? Apo. Pwede po bang malaman yung monthly na inuubos ni Kuya Francis sa gamot, sa check-up? Yung pong MRI nga po niya, 21,000 mahigit po ang ano. Awa po ng Diyos, yung ginamit po namin ng February, nailapit ko po kay Tita Lorna Silverio. Nakalapit po kami doon sa pinsang ko na nasa ibang bansa. Sa ngayon po, ano po yung parang major ano po ni Kuya Francis na gagawin po sa kanya, parang ganun? Yung MRI po niya, next year na po. Kasi po ang usapan namin ng doktora na nag-opera po sa kanya, 6 years po na gamutan. Kaya ako po nang dispan, 5 taon na po namin ngayon. O kahit marami kong utang, buhay po yung anak ko. Mapunta po ako kay Kuya Francis, Nay. Kumusta po yung kanyang mga module? Eh, pag po hindi niya naiintindihan, sir, bali tinutulungan ko na lang po. Kumusta naman po siya? Ano po ba? Bibo po ba siyang bata? Ano po? Kasi sir, ano eh, sa edad niya na to talagang, iba po talaga yung sa klase, sir. Iba talaga yung sa school kaysa po dito sa bahay. Kasi po dito sa bahay, sa totoo lang, halos puro laro po. Kumbaga talagang, kukumbinsin ko pa po siya para gumawa lang po ng module niya. Nay, ano po yung gusto niyong sabihin sa anak niyo, kay Kuya Francis? Gagawin ko po lahat sa anak ko. Gumaling lang. Kaya po simula po 2016 hanggang ngayon, sir. Talagang ginagawa ko lahat. Kung saan niya po pwedeng lumapit, kung sino pwedeng hinga ng tulong, gagawin ko, sir. Lalapitan ko para lang sa anak ko. Siyempre, tayong po mga magulang, ano, gagawin po lahat. Hirap ako sa biyahe pero lumulumas ako. Diba ako po akong plastic in case na magsuka ako. Plastic po ako. Kuya Francis? Kanina, diba, dinala ka ni nanay sa akin doon? Dinala ka ni nanay doon para makita ako. Inilalapit ka niya sa akin. Meron kasi tayong mga kababayan na nagtitiwala sa akin, na nagpapaabot ng pagmamahal. Ayan, kagaya mo, kailangan mo ng pambili ng gamot. Sa'yo ko na lang iabot, na? Okay. Kuya Ben, penging 16,000 si nanay. Ayan, para meron pong budget si nanay. Para hindi na po isipin ni nanay yung ibang mga gastusin na darating. Salamat po sa inyo. Apo. Welcome, Nay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Salamat po sa inyo. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Thank you po. Apo. Laban lang, Nay, ha? Okay, para po sa mga anak. Nandiyan po yung ating Diyos na nagmamahal po sa atin. Sabihin ko lang po, nanay, sino po lahat ang kasama ko dyan, no? Okay po. Na yun sa akin po, 5,000. Yung pong kay Tita Patricia Manalastas, 5,030 pesos. Yung po kay Tita Yanko Ajirol Jailani, 3,778.87. At saka po yung kay Tita Misael de Rosario Gatalao, 2,495.91. Kaya Nanay Daisy,
ano man po ang ating mga problema, alam nating si Lord ay nandiyan at sinasagot din po ang inyong mga kahilingan, at lalo-lalo na po kay Kuya Francis. At patuloy niyo lang po ang pagdasal. Nandito lang po si Lord at nandito lang din po kami. At kaya kay Kuya Tekram, salamat po sa family niya. Salamat po sa inyong lahat. At nawa po'y pagpalain pa po tayo ng Lord. Regards po sa lahat at salamat po. Kuya Francis, magpagaling ka. At ako ay magdasal dito na sana tulungan ka ni God na mapagaling ka para naman na makapag-aral ka, nasa nagpasukan, kumain ka ng nasa tamang oras para malusog ang iyong katawan. At hanggang dito na lang, maraming salamat uli kay Kuya Tekram at ikaw ay gabay ng aming Panginoon Diyos. At na mag-iingat kayo din palagi dyan sa araw-araw ninyong ginagawa. Sa araw-araw ninyong mission, hanggang dito na lang. Nanay DC, be strong lang po para po sa inyong anak. Ipag-pray lang po natin si Kuya Francis na gumaling po siya agad. Dito lang po kami, nanay. Handang tumulong sa abot po na aming makakaya. Maraming salamat po. God bless. Ayan po. Thank you po sa lahat. Thank you po sa lahat. Welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan. Kay Kuya Francis. Welcome. Love ka ng ating Diyos, no? Tapos, yung pag-aaral mo, pagbutihan mo, no? Pagka ginalingan mo pa yung pag-aaral mo, meron kang regalo sa akin. No? Okay? Deal ba tayo dun? Okay. Deal? Okay. Thank you. Sa 23 po sa advantage niya, ako makakabalik po kayo. 7 years old na po siya sa 23. Sa 23 po. So ano bang gusto mo nun, Kuya Francis? Makakabalik po kayo sa inyo. Gusto mo ba nung ice cream at saka cake? Gusto mo yan? Okay. Kuya Ben, advance mo na yung 1,000 sa cake, 1,000 sa ice cream. Ayan. Para baka makalimutan ko po eh. Hawakan mo ha. Bigay mo kay nanay pag birthday mo, bili siya ng cake at saka ice cream. Okay? Okay. Welcome po. Pagmamahal ng ating Diyos yan sa'yo. Nanay, tatagan nyo lang po, no? At huwag na huwag nyo kakalimutan na nandyan po siya. Siya lang po ang ating kalakasan, katatagan. At mahal na mahal po kayo ng ating Diyos. Talo po sir, pag nasa operating room na siya, talagang yung pagdasal ko talagang ganun na lang. Kasi oo nga po, may mga doktor. Eh sila po yung instrumento ni God. Para po sa anak ko. Kaya talagang puro ako dasal. Mas pa pag lumuluwas kami, kaming dalawa lang, talagang puro dasal din po. Kasi talagang mahirap po yung walang magulang eh. Kaming ng anak ko. Nasa? Patay na po yung mga magulang na. Sorry po. Mahirap po talaga ako, inaamin ko. Nanay, tatay po. Kaya sumuko na po siguro ko noon. Hindi ko alam kung buhay pa anak ko. Pero ako po ng Diyos, nilakasan ko loob ko. Kung saan pwedeng pumunta, kung saan pwedeng lumapit. Ano po, awa ng Diyos, buhay pa yung anak ko. Sabi ko nga po, kahit marami ko putang, para sa gamutan ng anak ko, lahat gagawin ko. Lahat po lalapitan ko. Para po gumaling lang yung anak ko. Kasi mahirap po yung pagkaganyang may sakit. Pero awa ng Diyos, ayun nga po, magaling na siya. Konting taon na lang po kami ng gamutan, matatapos na kami, may awa ang Diyos. Kaya po talagang sobrang pasasalamat ko po talaga. Naawa ng Diyos, ayun siya, buhay siya, malakas. Yung iba kasamahan po namin doon, talagang nakikita ko, hindi po sila umaabot, hindi nila nakakaya. Pero siya po, awa ng Diyos, lumalaban, buhay, malakas. Kaya-kaya. Maraming salamat po ulit. Welcome, nanay. Okay. Kuya Francis, okay ka lang? Nay, okay lang? Maraming salamat po. Sana po kapulutan po natin ang aral ng kwento po ng buhay po si nanay, no? Hindi po sa sumuko, ipinaglaban po niya ang anak po niya. At salamat po sa pagmamahal. At sa ating pong Katekram Family Sponsor, sa mga kababayan po na nagtitiwala po, maraming salamat po. At bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng ipong pagmamahal sa mga kababayan po natin. Mali guys! Pagpalaan po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. Maraming salamat.